Good afternoon. Ganito yung pagpatayo ng hamba para sa mga hindi talaga expert. Ito yung hamba natin. Ito yung hamba natin, no? Kahoy ito na mahogani. Ang lapad nito, itong hamba, 2 inches, ito naman 6. Pwede ding 5. So, ang standard na height ng pintuan ay 210 centimeter. Ito 210 or 210 meters. Ang lapad nito ay 80 centimeter or 0.8 meter. Pag bumili tayo ng hamba, meron na talagang ganito. Ito, dideliver sa atin ito. Naka-brace isa dito. Isa-isa may brace din dito. Tapos meron ditong naka-brace. Sukat na sukat ito, no? Sukat na sukat. So, kung paano pagpatayo ng hamba, patayin natin to, no? Ito yung pader. So, bago mo ilagay dito yung hamba, lalagyan mo na yung mga pako to. Dito yung sumasabit yung simento na concrete cement para di siya matanggal. Ayun. So, itatayo mo muna siya, yung mga hamba. Hamba ito ng CR, maliit siya, 60 centimeter lang ang hamba. So, ngayon, hindi lang ito basta-basta itatayo kasi di magbabalansi. So, sukatin mo munang dito, no? Kailangan meron kang eskwala mo dito yung angle dito. Tingnan mo dito yung angle. Tingnan mo yung angle dito. Tapos yung distance dito. Mula rito, tingnan mo yung distance. At dito rin, ang distance, tingnan mo yung distance. Ngayon, pag natayo na siya, gumamit ka nito ng level. Tayo mga first timer pa, no? Gumamit tayo ng level. Ito yung level, no? Okay. So, tingnan mo. Tingnan mo siya. Nasa gitna, ibig sabihin, nakatayo siya na matuwid. Hindi siya tagilid. Ngayon, titingnan mo rin dito. Dito. O, tingnan mo. Nasa gitna rin. So, padiritso siyang nakatayo. Hindi siya tagilid. Kasi once nga magtagilid, itong hamba mo, 100% ito yung pintuan natin. Hindi yan magkakasya. Kaya eksaktong angle po ito. Yun. So, ngayon makikita nyo may puti, no? Yung iba, gumagamit sila ng sulignum. Binababad, pinapahiran siya ng sulignum. Yung sulignum kasi anti-ensic yan. So, since nagmamadali kami, ang ginamit lang namin yung enamel na primer. Ito, naka-primer, pinahiran ko yan para hindi kaagad mag-absorb yung insikto. At yung basa ng simento, hindi siya mag-absorb nito. Kasi madalas pag nag-absorb ito, basang-basa ito ng simento, minsan gigiwang ito. So ito yung ano, nakatayo na, no? So ganito yung pagtatayo ng hamba. Tayo mga first timer, kaya natin 'to. Gumamit lang tayo ng eskwala. Ito yung bar level. Pwede rin yung gumamit kayo ng plumb bob pababa dito. So ngayon, itong CR natin. Ito. Pagkatapos na nakatayo, maayos na angle niya, hindi siya tagilid. Nasa gitna ito, gumamit tayo ng level. Tsaka lalagyan mo ng mga brace. Kasi pag binuhusan mo ito, pag wala itong brace, maaring gagalaw ito. So, sisikip nito. Mamoblima yung pintuan na pagsalpak natin dito. So, ngayon, kaya may brace siya. Yun yung purpose ng brace, hindi siya gigiwang. Ito rin sa baba. Ngayon, nagpamasa na tayo kanina na konkreto. Ayun na, ito na. Nakasiminto ng tagilitan. Okay? Pag dito rin mamaya, lalagyan to ng siminto. Kaya sa baba, pag nasiminto na yan, simulan natin yung pagpapalitada. Titingnan natin, medyo tagilid. Yung tagilid dyan, hindi ito. Tama ito. Tingnan mo yung bar level. Oh, see? Nasa kagitna. Ito yung pader. Yung gumawa nito, hindi siya ganun ka gumagamit ng para magpantay siya. So, yun yung ano natin, hamba, no? Hindi basta lang nakatayo siya, mga first timer, tayo lang, walang libor-libor, ganito gagawin natin, no? Tanda natin, gumamit ng eskwala para dito, gumamit ng bar level para hindi siya tagilid. Pagsalpak, once na magtagilid kasi pagsalpak natin ng yung pinaka pintuan nun, mahirapan kayo, magsisilsil pa kayo, titibagin yung tagiliran yan. Ito yung pinto naman natin ito.
So ito hindi pa siya finish. Kailangan pinturahan. Gagawin ko pa, titingnan ko pa kung paano siya kulay na maganda. So yun. Oh, sinasalpak siya. Ito lalagyan na lang natin dito ng bakal. Sorry, para maayos yung atibay siya, hindi lang basta't nakatayo. So sa ngayon, yun lang muna papakita natin sa mga baguhan, na hindi po ako skilled, hindi kamukha ng iba na yung eksperto na talaga, pero 100% iintindihan natin yung galaw lang natin, hindi ganun tayo ka-expert. Oh, so maraming salamat sa pagpanood nito. This is CJ.